Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Well, trending na naman po si Main Paul Carson. Celebrity trending, mga ka-Aldab. At si Alde naman po, trending in the Philippines. Nakakatuwa naman po, di po ba, yung mag-asawa talagang pinag-uusapan. Talagang pinagpipiestahan. Sabi ko nga po sa inyo, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo, di po ba? Huwag po kayong maniniwala basta-basta sa mga sinasabi at pahayag po ng iba, ng mga ilang netizen. Sabi ko nga, dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, kung ano po yung trending, doon lang po tayo, di po ba? Kaya nga po yung iba, nag-aabang sa mga kaganapan, nag-aabang sa mga update. Sabi ko nga po sa inyo, kung ano lang po yung latest, doon lang po tayo. Di po ba? Kung gusto nyo po ng mga kaganapan, pupunta lang naman po kayo sa channel ni Mr. Destiny. Lahat naman po yan, i-update natin. Lahat naman po yan, ibabalita ako po sa inyo. Kaya wag po kayong basta-basta padadala sa mga pahayag po ng mga ilang netizen. Di po ba? Ito mga ka-Aldab ang trending at talagang pinag-uusapan. Ang post ni Annette Gozon sa kanyang Instagram. Siya po yung nag-post nito, ah. Sina Alden Richard, sina Dean Lustre at si Chris, mga ka-Aldab. Ano nga po bang ibig sabihin? At ano nga po ba ang pahiwatig nito ni Attorney Annette Gozon? Di po ba? Marami na naman pong kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mapapaisip po talaga kayo. Di po ba na kung titignan nyo at susuriin, magkampante lang. Di po ba, sabi ko nga kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, doon lang po tayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga pahayag, sa mga sinasabi, sa mga komento. Di po ba, ang sa akin lang po, kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, doon lang po tayo. Sa mga nagsasabi, naku, fake news yan. Huwag po kayo maniniwala kasi updated po tayo, eh. Di po ba? Kahit anong sabihin po nila, kahit anong gawin po nila, okay lang po yan. Kasi alam naman po natin, may mga bagay-bagay nga po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. May mga bagay-bagay nga po na mapapaisip naman po talaga kayo. Ako nga po dito sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung mga binabato, kung ano yung pinag-uusapan, normal lang yan. Sabi ko nga po sa inyo, Nadine Lustre, Alden Richards, Attorney Annette Gozon, talagang pag-uusapan yan. Di po ba? Kung napadaan lang, okay lang. Pero may mga pahabs daw po yan, eh. Di po ba? Hindi natin maiaalis na magkakaroon ng issue. Hindi natin maiaalis na, uy, ano yan, baka may gawing pelikula si Alden at si Nadine Lustre, di po ba? Imbis na si Catherine, si Nadine Lustre yung ipapalit, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, pupunta lang kayo rito, marami po kayong malalaman. Marami kayong update na mapag-uusapan, di po ba? Kaya nga po nasabi natin to, ganitong-ganito rin naman po yung pagpunta ni Alden Richards kay Boss Vic Del Rosario, di po ba, nagkaroon ng issue yun. Tapos kay Aga Mulak, tapos sa bandang huli, kumpirmado na nga po na kumbaga gagawa nga po ng project si Alden Richards sa Viva Films. Di po ba? Dito kasi mga ka-Aldab po, pwedeng si Nadine Lustre gumawa ng pelikula under na Annette Gozon at si Alden Richards yung mga katambal niya. Hindi po ba? Hindi posible yan. Sabi ko nga po sa inyo, mas maganda nga po daw talaga yung mga pelikula, kesa sa teleserye. Hindi po ba? Mas magandang gumawa ka ng pelikula kesa gumawa ka ng teleserye. Marami kasi nagsasabi na dito na lang ata babawi si Alden. Parang hindi na siya gagawa pa ng teleserye at ang gagawin niya nga lang daw po ay puro pelikula. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Huwag po kayong maniniwala sa mga pahayag at mga sinasabi ng iba. Di po ba? Kampante lang. Kung ano lang po yung latest, kung ano yung trending, doon lang po tayo. Di po ba? Sinasabi ko lang po yung totoo. Sinasabi ko lang po ito para lang po
sa kaalaman ng mga netizen, sa mga nagsasabing ganito, nagsasabi ng ganyan. Okay lang po. Hindi po ba? Basta ang importante kung ano po yung latest, kung ano yung trending, doon lang po tayo. Hindi po ba? Well, punta na tayo sa ating pinaka main update. Sa mga gusto pong makita si Alden Richard, si Madam Sharon Cuneta, ito na po yung pagkakataon ninyo. Magkakaroon po daw ng activity center sa Glorieta, mga ka-Aldab, sa November 25. Araw po yan ng Sabado, mga ka-Aldab. Kaya nga po sabi ko sa inyo, dito lang po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated kayo. Hindi po ba? Kaya dun sa mga nagsasabi, naku Mr. Destiny, fake news ka. Walang fake news po. Kung ano lang po yung mga nababalitaan natin, napapanood natin, relax lang, hindi po ba? Sabi ko nga kung ano lang po yung sinasabi ng iba. Alam niyo sa totoo lang po mga ka-Aldab, napakaraming ganap, napakaraming update, napakaraming mga sinasabi po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Pero yung importante lang po, etong mga kaganapan natin. Etong pong sa November 25, na kung saan nga po mga ka-Aldab, mas maaga po mga mamis, mga titas. Dahil alam naman po natin na mapupuno na naman po ito ng mga manonood, di po ba? Siyempre, Sharon Cuneta yan eh. Oh. Tapos, kumbaga, Alden Richards yan. Malakas talaga yung hatak niyan. Malakas talaga yan para sa mga dumadaan lang po at bumibisita sa atin. Di po ba? Kaya nga po ito yung mga bagay-bagay po na lagi kong pinapaliwanag. Lagi ko pong sinasabi sa mga ayaw pong maniwala, sa mga nagsasabi ng ganito ganyan. Okay lang, di po ba? Eh Alden at Main lang po talaga yung ina-update natin eh. Di po ba? Yung iba kasi naghahanap ng update sa mga pelikula na ilalabas nga po sa 2023. Ito po yung Metro Manila Film Festival sa December 25. Di po ba? Iba naman po kasing update ko eh. Sa akin po, kay Mengay, kay Alden, di po ba? Kaya lang naman po nasasama si Sharon Cuneta kasi nga po may kasama siya ni Alden sa pelikula. Di po ba? Kaya nga po kung ano lang po yung nababalitaan natin, nakikita natin, relax lang po kayo. Di po ba? Kalmado lang kasi sa mga sinasabi ng iba, pahayag ng iba, relax lang. Huwag po kayong basta-basta padadala sa mga ganito ganyan, etc. etc. Di po ba? Alam niyo naman po mga ka-Aldab na kumbaga kapag pumunta po kayo sa Glorieta, kailangan maagang maaga. Kailangan medyo sabihin natin ng alas 5 ng simula ng hapon. Dapat po mga 3:30 o 3 o'clock nandun na po kayo. Para medyo sabihin na natin aircon naman po yun eh. Ang importante lang man dun, nasa unahan ka. Di po ba? Kumbaga nakaupo ka na, gaantay ka na lang. Di po ba? First come, first serve naman po yan. Di po ba? Especially kapag mga senior kayo, talagang priority kayo. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito sa mga gustong pumunta. Sa mga hindi po kaya, sa mga, kumbaga, ibig kong sabihin sa mga hindi makakapunta, okay lang po yan. Di po ba? Hindi naman to pilitan eh. Tsaka marami pa po tayong, kumbaga, update na ibabato. Halimbawa po hindi man kayo makapunta sa Glorieta, eh asahan niyo sa susunod, kumbaga mas maaga po ngayon kasi mas marami po silang ano eh, mas marami po silang araw na po pwede pa kasi December 25 naman po, di po ba? Magkakaroon pa po yan ng parada, di po ba? Mali nyo, di po ba? Kaya nga po, relax lang, kampante lang. Kaya sa mga update nating isusunod, lagi lang po kayong tututok, lagi lang po kayong kumbaga, abante lagi. Kaya naman kagandahan nyo po sa channel ni Mr. Destiny. Kaya sa mga nagsasabing fake news ako, sa mga nagsasabing, hindi, ganito ganyan, okay lang po. Ang importante lang, maging updated po kayo. Kung ano po yung latest, kung ano yung trending, dun lang po tayo. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga ka-Aldab, ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang
bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.